Okay, good morning po sa lahat. Good morning. Salamat po sa testimony. Tapos, pinakamagad din. Okay, walang makakori na. So, pero magandang material nila. Salamat po yun. At sinabi lang, narinig nyo ba? Yung ano, natured makakasama sa ating diskusyon mamaya. Kung bakit ganun, anong maganda. To the point na, gidibari tayo. Yun naman. Pero talagang engage siya nila utak nyo. Kasi, again, ang purpose po nito ay, again, ito pa ang title natin ay, kayo dyan, The Government Upon His Shoulder, Isaiah 6 to 7 po yan, very famous verse. Okay, basahin natin. This time, relax lang po tayo. Again, iset na natin yung ating utak. Ay tayo ay nagagaling lang din sa halahala ng Sabado, tapos kahapon ay church. Napakit pa tayo sa Manila, Paseco. May buhay pa naman tayo, amen? Amen! Kasi naramdam ko yung pagod, pero nakita ko kayo, masaya naman ako, amen? So, set up na ang ating utak, i-ano natin. Relax, mag-anticipate kayo ng learning ng umaga. Kaya natin pinaglalaban itong mga ito, no? Yung pag-anipasa seminar. So, importante yung soul winning. Importante rin yung learning. Amen? Amen. Dahil after, mawi natin yung mga kaluluwa, mapalakarin natin natin yung sarili ng buhay, pati yung church, and then maganda, magagamit ka tayo na dyan kasi puno-puno tayo ng kalaman. Again, hindi basta kalaman lang. Okay? So, yun yan. Ano ba gusto sabihin? So, nag-pray na tayo kanina. So, yeah. So, schedule po natin ngayon 9 to 3. Kung tayo po natin tapusin, kamaya meron lang yung konting games, some games lang. Kasi, ina-master nga po natin yung ano, di ba? Nagayin nyo. Hindi naman. Okay, so again, welcome. Gandang umaga, gandang hapon. Kadalan natin, sinabi ko po natin title sa inyo is Human versus Divine Government, di ba? So, yun pa rin natin tema. Inalitan ko lang kasi bukod sa mahaba. Tema na yun eh. So, ang tinawag natin Government or Politics Seminar. So, medyo, ano na po ito, no? Hindi natin, hindi na conventional. Ibig sabihin, wala akong alam na church na iba. Pero ito ay something na na-determine natin, na kailangan natin sa church. Nag-umpisa po yan ang pandemic, kung nagkakamali ito ko nasabi yun, dami na kasi natin. Paano natin didil yung mga bagay-bagay? Yung kinalaman naman sa ating gobyerno. And again, di po tayo politika dito. So, ito sa yung, alam niyo na po, yung mga dati nagtapiyan na dito. Ibigis ko ramihan sa inyo. Okay, so yeah, mag-election na naman. So, may nag-challenge lang na pastor na sabi niya. Nakasawa na eh. Dati bumoboto rin siya parang ako. Pero, dumating sa point na politika natin sa panahon ngayon ay parang hindi na ganun eh. Hindi na ganun ka-effective, hindi na ganun ka-worthy sa ating oras na ganun. Bumoboto ka pa kasi wala ka rin boto, yung lolo ka lang. So, still we pray. Katulad na sinabi sa Bible, sa ating gobyerno, pinapanalangin natin sila. Hindi para pagpalain ng Diyos ang pinapanalangin natin para tayo. Okay, according to the Bible, ay mabuhay ng payapa at paggawa natin ng ating gawain. Again, sagtit lang po tayo sa mundo, later tayo yung mananabi sa Panginoon. So, yun ang ating pinapanalangin na magawa natin kung anong pinaggagawa ng payaman na sila, magkagulo sila, magpatayin sila. Panalangin natin, yung specific tayo, nakafocus tayo sa ating gawain. Again, hindi yun na esoterika, hindi rin yun na makasarili. Hanggat maaari ay tayo po yung naglilingkod sa Diyos at sa tao din. Pero, napagtanto natin, natutunan natin na natin tayong lintas lahat ng tao, okay, sa maraming bagay. Nagpo-focus ngayon tayo, isa yung puntante kaya natin. Okay? So sana natin din yun. At again, ilang oras tayo dito? 1, 2, 3, 4, 5 nga lang eh. Kung matapos tayo, alas 3. Pero sakto lang po yan.
Medyo maraming slide pero iba dito ay actually napanggit natin. Madalas, tayo lang kaya ang nag-focus ngayon. Okay? Sa topic, at least salamat sa testimony. Napakinggan nyo ba? Yan. Tatakin po natin yan. Yan tayo mga materials dito. Mamaya, para ma-absorb nyo yung lesson. Kahit bata pa kayo, hindi yung tipong nakikipagtalo kayo ng Marcos at Tori. Pag nakipagtalo ka lang, hindi mo naitindihan yung aralan natin. Okay? So, walang isang gobyerno. Sabi ka tuloy, daw, production pa lang. Walang isang tao, walang isang na makakapagan sa atin, makakapagpawala. Amen? Okay, so next. So, introduction lang po yun. So, again, welcome. So, bakit importante ito? Well, help brethren to appreciate both human and divine government. So yung term na appreciate po, ibig sabihin po lang yan ay ang hirap po kasi sino na nakapasok ng Malacanang dito? Okay, may ilan ng Malacanang. Sino na nakapasok? Eh, bago na ba? I-renovate, pero yun pa rin. The same thing. Divine arts na iba na ang Malacanang? So, may iba din dito ng Malacanang. Iba-ibang building. Iba-ibang building. So, sino na kapunta ng Malacanang? Ask your mind. Sa gate. Sa gate lang. Ako, hindi ko na maalala. Pero alam ko na gano'n kami dun. Sa CEO. Sa trip. Sa Minjola. Andun ba yung... Makamali yung aking remembrance ha. Doon ba yung mga sapatos nito ni ano? Melda. Doon ba yun? Sa Martina. Hindi, yung museum na ano nga. Wala pong museum doon. Okay. So, kilala ko, nakapunta lang kami doon. Maliit pa kami yung mga maliit pa kami. So, obviously, ay maraming pagbabago dyan. Pero yung ating government, seat of government sa Pilipinas ay nasa Malacanang. Sino na upo, makaluklok ay sila po yung talas doon, yung opisina nila. Okay, kasi ano yun eh, secured. So, dito yun. So, may nagkakamali si Duterte ba nag-office doon? Nag-office naman. Pero ano, no, balik-balik siya. Anyway, may titignan natin yun. So, ibig sabihin ma-appreciate, sabihin na, na maintindihan mo. Okay? Hindi yung bata ka, hindi mo nalalaman bakit yung pastor nag-preach for something, ganyan. Against or pro, madalas naman against. Okay. May dahilan yun. Okay? Bakit tayo sumusunod, yung ibang bagay, yung minsan hindi. Yan. Appreciate natin. Again, ha, both human and divine. Sabing human, yan. Tao. Hindi lang ang tao na iniwala sa Diyos. Yung lahat tayo, dapat, may mga dapat tayong sundan. Okay? Meron tayong esensya, meron tayong traffic rules, may tax, especially. Okay? Hindi pa alam yun. Magandaan nyo, mga bata. Ano kayo umuumpa sa, ano, yung sabihin nyo. Okay. Pinupahan nyo yung buhay nyo. And then, divine government, of course, ang Diyos ay nag-ahari, ma-appreciate natin paano siya nag-ahari. Okay? And then, sabihin pwede natin anticipate the future. At even ngayon. Kasi kung siya ay nag-ahari, bakit yung ba din? Niwala sa kanya, yung mga ganyan tanong yun. Okay? So again, hindi natin matake lahat natin ito, pero ang objective natin ay is ma-appreciate natin yan. Amen? Next is, yun na kayong binagit marina. So dahil gobyerno yan, parang yung iba, parang kailan lang, may viral na naman daw. Sorry, ngayon ko lang nakita ko rin ng umaga. Medyo nag-check ako kanina. Meron daw humugot ng baril. Alam na, road rage siya naman. Medyo gusto pakutukan yung isa. Yan din alam kung sino may kasalanan, alam mo sa kalsada eh. Kaya nga, pasensyaan dapat dyan. Pero ba't ka bubunot ng baril? Kinasapa eh. Nananakot, eh nakabike lang yung ano. Kung magasgasan yung sakin mo agad tayo, ang dami ng gasgas yan. Hindi tayo natutuwa, pero hindi po, hindi ano dun eh.
hindi aabot sana doon. Eh, ba't maangas yung mga tagagod? Yun ang tanong. Kasi sa panahon natin ngayon, nagkaroon na ng major shift ba? Mamaya, titignan natin yung mga history niyan, konti. Kaya, ba't ganun? So, dapat ba laging sinusunod ang gobyerno? Saan? O hindi? Iba naman, ganun eh. Ako ang ano, manusunod, hindi ikaw. Dinapayaran kita ng tax namin. Well, ito, in a way, totoo din. Pero in a way, ano, hindi ka susunod. Ayan, okay. Kaya, later, ang pinaka-highlight natin sa Maritime Attacks, of course, ma-appreciate naman natin ang Panginoon at ang kanyang gobyerno, both present and future. Okay? Ganyan lang yan. Okay, this time ay natagal tayo dito ng solo para sa mga bata. Okay, define natin ano yung sabihin ng gobyerno. Government, so English, Tagalog, gobyerno. Ito ko lang titignan, banggitin ko na lang po sa inyo. Ano ba ang sinabing gobyerno? Government. Sino ba yung mga yan? Yung mga tao ba? Mga tao? Mga doktor sa atin. Namumuno. Okay, sabi sa dictionary, the body of persons that constitutes the governing authority of a political youth organization. Okay? Such as, for example, pwede sa atin, organization natin dito, which is the church. Pero madalas kung saan ang gobyerno, yan ay sa civil government. Ito po ay sa bansa, at sa, ay sa company, sa city, sa town, ano naman yan. Okay? So basically, yun na yun. So pag sinabing govern, namumunuan. Okay? Namumuno. Namamahala. Okay? Exercise continuous sovereign authority over. Ibig sabihin, ganito ka sa mga bata. So sino ang magsasabi kung saan pwedeng pumarada? For example, kaya sino yung maglilinis? Sino yung magpaparusa? Especially sa mga sumusuway, sa mga bata. Sino? Paano? Sino magsasabi nun? Ay kung pare-pare tayo may sarili-sariling buhay. And then yun? So mayroong gobyerno ngayon na naatasan na gawin yun. Kasi hindi na tayo pwede magpatayo ng kanya-kanya tayong kalsada. Hindi mag-uusap pa dyan. Eh, ganito lang kalsada, ganyan. Hindi, ba't ganyan materialis? Ang mahal lang niya. Walang pera. Sino magbibigay? Ang sakit sa ulo nun. Kaya matagal na panahon na po, may mga gobyerno na kung saan siya namahalan mga, sabi dito, administration. Okay? Mga ba? Ngayon, mataas natin yung administration. Kaya huwag po kayo mabibigon. Iba sa atin, naitindihan ko. So si Amean nyo, yun talaga, siyempre, natulungan niya ako. Okay? So may mga time na, siya po ay no, naging exercise para gagayahin nyo rin yun. So, eh, medyo shared na tayo dito, di ba? Tapos yung iba, siyempre, hindi naman lumaki sa church. So, ibig sabihin, hindi alam paano behave. So, supposedly, mag-govern sa church yung mga kung sino marunong, basically. Yun lang yan. So, si Pastor, hindi naman kailangan kaya lahat. So, ngayon, yung mga nagmamature na, alam mo yung kalakaran dyan, kanya-kanya na yan. Ikaw na yung mag, tawag dito, mag, initiate. Okay, ano yung, ay, malinis dyan, no? Ako yung nag-linis dyan, so ikaw yung makaka-appreciate na kayo muna madumi. Kaya ka nag-linis, eh. So, yung mga nakatasan lang. Iba ay, of course, ano ba, maraming bagay. Sa again, sa government natin, civil government, ang dami iniisip dyan, ang dami mga pagdidesisyon. Sino nga yung mga tao mo didesisyon? Okay? So, kaya tawag natin dyan, gobyerno. Authority, nabanggit na kanina yung authority. Siya ano yun yung, ano yung authority? Naalala niyo ating seminar? Lagi natin nga ano, biblical authority. Ibig sabihin ng authority ay, siya yung masusunod. Pag may nagtalo dyan, ano ba talaga? Hindi, gusto ko, gato. Sino yung authority? Okay? Ngayon, Bible, ito nag-settle lang ating mga problema, mga pag
pagkakaiba-iba pagdating sa spiritual things. So, anong paniniwala sa Diyan? Ano ba sinabi ng Bible? Doon natatapos yun eh. Pag malinaw, nabasa mo sa Bible, tinuturo ng Bible, ganyan. Tapos, ang usapan. Yun yung sabihin authority, siya yung masusunod. Right? Dumamaya, tingnan natin yung level niya, authority. Ang sinabi ng power, ganun din. Ang sinabing kapangyarihan, hindi po yan superpower ha. Yung kilig-kilig power. Ito po yung kakayanan na gumawa ng bagay-bagay. Banggit kanina, kaya mo bang, ito, sa magandang definition ha, textbooks. Ability to act or produce an effect. Yan. So, hindi yan necessarily superpower. Pag ginagin ng superpower, may power siya. Kasi napanood mo eh. Pero kung wala tayo may power, okay, kung kaya mo magbuhat ng ano, bigas, ano man yan, may power ka. Pero yung pinag-usapan natin sa gobyerno, talaga may mga power ng gobyerno hindi kaya ng individual or certain groups. Though you actually, napanggit mo kayo yung Jesse Manalo, di ba? May sarili silang armory. So, yung mga private army, this, yung mga mayamang kasi gano'n, napabayaan yun eh. Hindi dapat yun, pero well, makakata din natin yan, ano yan? So, may kapangyarihan sila na hindi kaya ng sino-sino lang. At talagang binigay sa gobyerno yan kasi hindi naman pwedeng wala. Paano? Pag yan, may private army nga dito, maloko-loko pa lang. Sino sasawa tayo? Magkatulong-tulong yung tao, gano'n. Eh kung di naman tayo nag-umulis ng sa ating ano, baril, di wala nang peace and order. So yung gobyerno ngayon ay may kakayanan dapat na supilin, for example, yung mga gano'ng klase ng tobol. Pero sinabing rule lang, ito ay namumunuan. Sabi nga, ibig sabihin, talagang may authority siya. Ibig sabihin, pag sinabi siyang ganyan, mayroong dapat sundin. Yan. So, yung level of, ano nga kami natin mag-usapan. Pag naintindihan natin yung different types of government. And then, sa biblical context kasi, mga madalas na ginagamit, bukod sa government, ginamit din yan, authority, power, rule. Pero yung more on dominion and kingdom. Okay? Okay, so this time, natingnan natin yung mga biblical references. Kasi nagpunta na dyan. Sa government po ay parang apat lang, lima. Wala po bilanggit yan eh. Yung ating text ay sa Isaiah. Daw magpupunod tayo, of course, kay Jesus. Pero dito muna tayo, lima lang. Okay? Dito muna tayo sa huli. Sa 2 Peter, may tinukoy dito mga loko-loko, actually, 2 Peter 2, pamilya na, yung mga reprobate. Ito daw ay walang pakialam sa gobyerno. Okay, sabi kahit ano ba batas? Pwede mo bang pilitin ang isang tao, magpatawag, for example? Sabi ng batas, hindi. Eh, walang pakialam dyan, gusto mong umitay. Gagawa siya ng paraan para mapasagawa yung gusto niya. Okay, gagawa siya ng paraan, kahit ang batas, pinagbabawal yun. Okay, ano pa? Yung, syempre yan, drugs na lang na yun, okay, hindi na into yan, yung, bakit gano'n? Kasi bawal yon sa batas. Pero yung mga loko-loko talaga, mga wicked people, walang pakialam sa batas. Sa government, kasi sabi yung despised government, wala yan. Diba? So again, gusto ko maintindihan yun na hindi tayo gano'n ha. Itinatama natin sarili natin. Kung saan tayo exactly na mag-ooperate. Hindi tayo despise government, hindi rin tayo sobrang, oh, government. Okay, nabagin ni, ganda yung nabagin medyo kanina. Pero, actually, hindi positive yun. Pero, yun kasi ang ano ng mga tao. Uy, disiplinado! Makagat sa langgam yung anak mo! Diba? So, in a way, parang tumitino, pero in a way, hindi rin. Sa totoo lang, medyo. Yan din, kung kailangan si Putin, ha, napakawin ko na tuloy ako. Yan yung training nila. To some degree, sila ay, ano. Yes, sir. May ideology na sinusunod mo, ano, saan galing, ano tayo? Disiplinado ka sumunod kanino. So, teacher, ganyan. Again, may positive, ang positive naman doon is kahit saan ko din ko sa mga bata, hindi mo pwedeng turuan isang bata kung hindi mo siya
didisiplina. Totoo rin yun. Kasi pag editing goes yan, di mo turuan yan. Pero ano nga yung certain degree of discipline na meron tayo dapat. So, nadaanan po natin yan. So, pero ito mga reprobate, wala akong pakialam. Kumpiyan mo. Yan. So, dito tayo naman sa... Ito, may medyo mababaw kasi mga ano, sa New Testament. Nabanggit lang, no? So, pero yung sabihin lang ito, sa 1 Corinthians 12, ay basa na po nga, ready, go. And God has set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps of providence, diversity. Okay, dala muna. So, obviously, meron siyang ininumerate yung maraming bagay. Yan daw ay binigay ng Diyos sa church. So, ibig sabihin, may gumagawa, ginagampanan niya mga bagay na yan. So, alam natin yung apostol. Ito yung special people na unang inatasan ng Panginoon na gumawa ng kanyang gawain. Of course, mga preacher, mga pastor din po yan. Pero special yan, hindi yan basta pastor, okay? Kaya yung mga modern day apostol, wala na yun. Secondary prophets. So, prophets, mga preacher lang din yan. Pero again, may mga special prophet ng Old Testament. Hanggang kay Elijah, iba rin yun. So, natasan nyo. So, thirdly, teachers. Siyempre, nakita nyo ba lahat ba ng tao kayang mag-uro? Pero iba, magaling sumunod. Akin ka, sumutray, mga perform nila yung dapat. Pero iba, hindi makapagturo kasi nga ang Diyos ang nagbibigay nun. Okay? And then miracles, and then gifts of healings. So nangyayari po yan, especially dati, helps, to, ano no, nakatulong, and diversity of talent. Sabi nito, government, sabi, tama lang na may mga marunong mag-govern. Kasi kailangan yan sa church, and therefore, actually, alam na natin, kailangan din yan sa, again, civil government. So puro tayo dito sa 22-21. Okay? Tingnan natin yung ating context bago tayo sa ating pinaka-text. Sino nagsasalita dito? Ito yung Panginoon. Pero ano yung exact na ano to? Kasi ang Isaiah po, ha, kailangan maintindihan natin. Iba dyan, patalon-talon. Marami dyan ay pinapisay sa immediate context. Ibig sabihin, para sa Judah, especially. Okay? So, may mga mangyayari na sinasabi sa kanila na dapat nilang gawin or else sila'y mapahama. Pero, ang dami po na nga, kalat-kalat na prophecy pa in the far future. Okay? Hindi pa mangyayari ng ano, si Jesus sa Isaiah 53. Tama, matapos ko lang. Okay? So, si Jesus yun. O, paano nangyari? Ang tagal nun. At hanggang ngayon, yung mga Diyo, di maintindihan yun. So, pero, anyway, so yung mga vision dito nakikita niya, pinakita sa kanilang Diyos, siya mismo, di maintindihan lahat yan. Pero, isang mga sinabi is ganito. Sino si Eliakim? Yan. Yan. So ito nga po yung ano sila, tawag dyan. Captive sila. Sabi niya, I will clothe him with thy robe and strengthen him with thy girdle and I will commit thy government into his hand. Ibig sabihin lang po noon, siya yung mag-aari. Parang gano'n. Okay, so ganyan po yung gusto kong point dito. Ang government, nabanggit kanina, mga tao. Kaya pansinin nyo, hindi yan sa kanya lang. Okay? So for this verse, pag tinalo ka ngayon, kung sino tumalo sa'yo, madalas ay hindi, siya yung maghahari. At madalas nga sa hindi, kaya ka nga tinalo kasi gusto rin niya yun. Ano ba mga privilege sa mga gobyerno? Ano sa gobyerno? So, syempre, hindi ka magat ang trabaho mo, paglingkuran yung tao, pero yung tax kasi ng tao, pasok na yung pasok sa'yo eh. Ikaw yung magde-determine kung anong gagawin mo dun. So, gaano ka-tempting yun? Napaka! Sobra! Kaya nga may kilala rin ako nakita ko sa yung last time. Nabait na tao yun, kaso nag-usapan namin yung COVID, sabi mo ganyan, tama ba, napilitin, eh taga-gubiyan mo. O eh, pagandong ka, sino kakampiyan mo? Yun ay papakain sa'yo eh. Nakorap ka na rin noon. Again, hindi ko sinabing lahat ko lang.
sa ibang level ng corruption yan. Pero pag alam mo na doon ka na tumaya, eh, doon yung career mo. Hindi malamang sa hindi, sasakyan mo yung kalokohan ng gobyerno. Okay? Sana tindihan nyo. So, ganoon din dito. Kaya pinaghahangalan po yung pwesto ng gobyerno. Kung hindi nyo pa alam, nagpapatayan po iba dyan. Okay, so yung muna. So, napapasa po ang government from people to people. Obviously, gusto natin sa matinong tao. Grupo na tayo yan. Ano. So, ito yung pinaka-text natin. No? Introduction pa rin po tayo. Ha? Ito po yung prophecy about Jesus. So, again, yung Isaiah po, nag-prophesy siya against sa mga wicked rulers ng panahon nila. Ang gobyerno kasi dapat, ini-steal mo, nilalagay mo yung mga tao sa tama nilang kalagyan. At of course, lalo na sa Bible, tama naman kahit sa atin ngayon, dapat kasama lagi ang Diyos sa plano mo, sa plano ng bansa, sa mga yan. Walang ibang makakapaghatid sa atin sa tama nating kalalagyan. Actually, pag may mayabang dyan na ako, mag-election na naman, ako. Yun nga, napaka, ano mo pa, napaka immature mong may wala ka doon. Ibang tanong-tanong mo, yung tanong mo, platform, paano, para kanina. Diba? May meme kay Marcos eh. Para, nangako daw siya, hindi ka mapaniwala. Hindi talaga eh. Ano, paninira ba yun? Nangako siya, magiging 20 pesos! Eh, nasa rin yung mga ano. Nasa rin yung 20 pesos. Yung pala, ganun kaliit yung ano. Ice candy lang. Ice candy lang nabigas yung 20 pesos. Kapatawa lang, pero... Kaya ba ng gobyerno yun? Sabi nga ni Kuya Joe, kaya daw eh. Pero ano consequence nun? Yun ang tanong. Ano sinagasaan mo? Pag simple lang yung utak natin, hanga ka na agad dun eh. Ang dami sinagasaan nun. At pag sinabi niyang ako ang gumawa niya, mayabang agad yun. Hindi ikaw sigurado kung hindi ikaw nagsaka niyan. May ano yun, may sinagasaan yun. Mamaya punta doon. Mamaya punta, gusto ko pang ano, mamaya ko yun. E sabi dito, nga sa Diyos tayo, no? So si Jesus ay, ayun nga, punta sa mga wicked kings. So yung mga kings dapat, ilister niya ang tao, dinalagay niya, kasi may kapangyarihan naman siya, binigay sa kanya yun eh. Ngayon, kung hindi ka ganun karunong, nako, mag-fail ka, sakit sa ulo niyan. Kaya diba, may ibang paraan, puro, sabi nga nila, puro bandage approach. Yung sabihin, ang sugat po, pag nagkasugat ka, dapat gamutin mo. E paano kung tinapalan mo na lang, may bakterya pa pala sa loob, edi lalo sumakit ka, mamatay ka doon, alam mo ba yan? Ganun din ha, by the way, spiritual. Ha? Kaya yung mga false teacher, false churches, ganun eh. Kasi yung pastor, yabang mo naman, ikaw na nakakala, hindi. Biyaya ng Diyos na nakarating sa akin tamang gospel. Ha? Tapos ngayon, kaya pinapangalan ko, sinishare naman natin sa kanila eh. Ngayon, pinagyayabang na ano. Pero pag nakita mong mali, ano sabihin mo? Itama niyo muna yan, maling-mali, kaligtasan niya, tapos baboy-baboy. Yung turo nyo, kahit kayo, konsensya nyo, hindi nasabihin kayong tama kayo eh. Okay? So, ang ano doon, dapat, maitama muna yung aral sa kanilang track kasi para ng pantayan, di yung, basta, gumawa ka lang mabuti. Ha? Ano mabuti? Basta, mabuti. Parang sakit din na tapalan mo, nagnanana na pala sa loob, ba't na huli, patay. Okay, so, balik tayo dito, ngayon, ang tinutukoy pala dito is parang yung gobyerno nila wala nang pag-asa. Actually, ganun yun. Yung mga hanghanga sa audio, ewan ko sa'yo. Basahin mo yung Bible! Parang malaman mo na wala silang pinatunguhan. Yung mga totoong lingkod ng Diyos, mga audio rin yan, sila yung tinutuliksa. Kaya pag may nagsabi sa'yo ito, may kausap lang kanina mga kasi nakakaisip na naman. Yung mga Yahoo word, tinamaan eh. Bilib na bilib. Ganito siya. Ginawa ng hudyo eh. Ayan mo nga. Hudyo eh. Eh sabi dito, wala na pag-asa yung gobyerno nyo. Kung hindi kayo sa Diyos, susunod. Kaya kayo, pinangako ng Diyos, may darating sa inyo. Hindi sinabing para sa inyo lang. Ay sabi sa Galatians, kung sino yung manampalataya sa Diyos, sila yung anak ni Abraham, and therefore heir to the promise,
tayo yun. Amen? So dito, sinabi si Jesus dating, okay, sabi dyan, a child is born, a son is given. And the government shall be upon his shoulder. Ito, di ba, na, sino ba dito ko? Yung si Stephen, kuya yan eh. So may marami siyang mga, sabi natin, so to say is, nasa balikat niya. Sabihin, no, responsibilidad niya bilang kuya. Eh, minsan nakakasal kasi, eh, ako na naman, bata lang din, akala niya, bata ko niya. Eh, siya na, yatang mo yan. Diba? O, ikaw ang magising maaga. O, yung magbuhat ng ano. Inaatang yung sa balikat mo, yun ang i-job doon. Responsibilidad mo yun. Kaya minsan, Stephen, naiintindihan ko, nahihirapan na, ako na naman. Magalitan ako. Lahat kayo, ganyan, di ba? Mga ate, kuya, nanay, tatay. Kasi ang pag-govern, di madali. Kaya ngayon, ultimately, sino ba talaga yung magbubuhat niyan? Yun ang tanong. So kaya naghahanap ng magaling, matalino, pati yung pamilya nila, mayaman. Siya, sila yung mag-rule sa atin. Ganyan po yung paikot-ikot na struggle ng buhay natin. Kaya maganda rin sa Panginoon, pinangako isang araw, darating yung talagang may kaya, the governor shall be up on his shoulder. Kakalgahin niya yan. Ang tanong lang, on board ka ba? Diba? Example, for example, may kuna si Brother James ay matalino, adyo, diba? Lahat na. Hindi ibig sabihin, masosod yung problema mo kung di ka naman naniwala sa kanya. At ayoko na din sa Pilipinas, si James ang magmamigrate na ako. So hindi ka na kinabang doon sa kanyang government ngayon. Kita niya, so hindi automatic. Kaya ang Panginoon, ay darating at dumating na nga, at ang ganda ng kanyang government, problema yung iba, hindi siya ginawang tagapagligtas at later governor. Okay, sabi dito, the mighty God, counselor, wonderful, everlasting Father, the Prince of Peace. And then, of the increase of His government, so hindi lang. Pa-increase pa lang yung government niya. Sabi sa Bible, hindi magtatapos yan. Sabi yun, no? And peace, there shall be no end. So obviously, agad, maliwanag, hindi ito yung kingdom of Judah lang. Kasi nag-end yun. Eh, wala na. Upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and justice, from henceforth, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Ang daming first dito. Balikan natin mamaya, okay? Mamaya hapon. Okay, this time ay medyo na-cover na natin yung outline ko, ha? Hindi pa nga natin tinignan yung ano, no? Government lang tayo. Basta sa authority, lalas yung nakikita yan sa Bible. Sino may mga authority? Ito yung tatay sa pamilya, yung mga ang sinabing kapitan. Kanyang may authority siya over his host, no? Yung army niya lang, hindi sa host ng iba. So yun po yung authority, sabihin siya yung masusunod. Natapasan natin ito. So later, ang Diyos ang pinakahari, pero nung time ni Saul, okay, nakigaya itong mga Israel sa mga hindi naman mananampalataya, nadapt nila yung kanyang sistema. Yan ang problema rin sila, pero nalaw sila ng Diyos. So, tawag ng kingdom. Hari yun ang umuno. Yung pinag-aharihan niya, kingdom, and then dominion. Ibig sabihin siya, doon lang siya kapangyarihan. Okay? Ito na. So, this time, may question ba? Bago ko ito, ano? Ang baguhin ko lang.